What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito. At muling liniwanag ni Sir Dong Batalan. O kumbaga, muling nakiusap na intindihin na lang kung ano man ang mga sinabi ni Sekiyama, at siya ay nakikiusap nga sa mga supporter na huwag nang palalain pang sitwasyon. Ayan, ating alamin ang kanyang pakikipag-usap o kumbaga yung pakiusap ni Sir Dong Batalan sa mga KFLM na medyo sumasama ang loob. Ayan guys, pakinggan natin si Sir Dong Batalan at sabi nga niya ay kinausap din ni Idol si Sekiyama na wag nang gagawin ang kanyang ang ginawa niya na pag-akyat sa isang live ng kalaban. Ayun, pasok Sir Dong. Dahil gusto ko pong ano gusto ko pong maayos ang mga namumuong tension sa pamamagitan ng dito sa ating pamilya ng FLM family. Ayun po, ako po ay nakikiusap na tayo ay huwag po tayong padalos-dalos sa ating mga decision. 2 years po tayong nakipaglaban sa isang tao, no? At para tayo po ay magkaaway-away, no? Focus lang po tayo sa pagmamahal sa kanya, focus tayo sa pagtulong sa kanya. At saka na natin na yung mga konting gusot pampamilya. Actually kasi ganun po talaga minsan nangyayari po talaga 'yan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng minsan nasa loob ng pamilya. So, maayos po natin yan. Now, tungkol doon sa maraming nagtatanong sa akin, ano ba talagang stand na si Sekiyama ay umakyat sa live ni Speedy Girl. Pero bago ang lahat, maliwanag naman po yung pronouncement ni FLM, no? Doon sa Zoom meeting at in fact inulit natin, no? Plinay natin dito sa mansion, ano? Yung kanyang position kung si Alpha ang pag-usapan, no? So ito po ang nangyari diyan, ano? Hindi naman sa umakyat si Yama doon para hindi naman dahil pabalikin si Alpha. Hindi dahil pabalikin si Alpha sa mansion. At sa tingin ko, never nang makabalik yan si Alpha dahil sobrang malaki ng damage na ginawa niyan sa atin, ano? Sa taga-mansion. Kumbaga, irreparable, no? Irreparable yung kanyang ginawa. So, mahirapan na siyang makabalik. In fact, no, naglabas na po ng statement si FLM. Kumbaga, tigilan na niya na tayo. O, manahimik na lang siya. Huwag na niyang idamay yung FLM family sa mga kagustuhan niya, sa kanyang motibo. So, let it be, no, na wala siya sa mansion. At yun nga, naging issue po yung pag-akyat ni Yama sa kanya. At yun po, nakwento ni Yama, no? Si Yama din nagkwento kay FLM kahapon, ano? So na umakyat siya kay Speedy Girl, hindi para pabalikin si Alpha, ha? Umakyat siya dahil sa kagustuhan rin niya na magkaroon ng alam mo yun, yung katahimikan, yung mga followers
naman ni Alpha ay naniwala or mayroon iba dyan na talagang solid FLM, no? So ang gusto lang po ni Yaman na okay, nandito tayo ngayon sa meron tayong hinaharap na kumakandidato si Boss, so kailangan na yung tulong na kailangan ng ang ating tulong sa ngayon para maipanalo siya. So siya ay hinihikayat po niya yung mga supporters ni Alpha na kahit papaano ay bumalik, pero hindi si Alpha. Pero ito yung stand, ano? Para sa kaalaman, ano, kasi ikinuwento rin ni Sekiyama kay Boss, no? In fairness naman, walang ano, walang bahid na personal interest si Yama sa pag-akyat niya sa kay Alpha, sa live ni Alpha, no? Walang bahid na alam mo yon na mayroon siyang gawing hindi maganda, wala po. At yan po ay ikinuwento niya kay FLM. At ito lang po ang stand ni FLM diyan, eh. Kagaya nung pronouncement niya na ipinalabas na ni Limor sa mansyon, ano? Ay ang sabi po ni FLM na wag mo na silang pakialaman, no? Pabayaan mo na lang sila. Alright? So yun po. Wag na po natin silang pakialaman. Kasi kahit papaano, sinubukan pa rin ni Yama yung mga supporters. Wala namang kasalanan yung mga supporters ni Alpha. Mga followers pala ni Alpha. Wala namang kasalanan yun, eh. Ang may kasalanan naman talaga dito, si Alpha. Nagkaroon ng away-away talaga. So, sinubukan lang ni Yama yung mga supporters or followers ni Alpha na okay, magsama-sama tayo, tulungan natin si FLM na ilagay sa Senado, paupuin sa Senado. So yun lang po yun. Pero hindi para pabalikin si Alpha sa mansion. At never nang mangyari yan. Hanggang nandito ako, hindi mangyari yan. Okay? Alisin nila ako bago mangyari yan. Okay? So, maliwanag po yan na hindi po para makabalik si Alpha sa mansion. Okay? At saka nandito po ako, sinisigurado ko po sa inyo na hindi mangyayari yon. Kung gagawin po nila yon, either dapat isa sa amin mawala. Okay? Kung si Alpha lang. Kung ako, nandito sa mansion, ako lang. Okay? Ang pugi dito, si FLM, pangalawa lang ako. Wala nang iba. Diba? So maliwanag po yan, ano? Huwag po kayo mag-alala, hinding-hindi na po makakabalik si Alpha rito hanggang sa nandito ako sa mansyon. Ngayon, kapag inalis ako ni FLM at gusto niyang pabalikin si Alpha, wala naman problema yon. Sinasabi ko nga lagi, ano? Na ako ay walang personal interest kay FLM. Ginagampanan ko lang po ang aking tungkulin, no? 'Di ba? So ngayon, binalahura nila ang mansion, binalahura nilang mga tao dito sa mansion, parang binalahura na po nila si FLM. Iyan po ang ating pinoproteksyonan. Okay? Ngayon, hanggat nandito po ako, I assure you, I assure everybody, na habang nandito ako sa mansion, ay hindi po makakabalik si Alpha sa mansion. Otherwise, tanggalin nila ako dito. Alisin ako ni FLM. Yun lang po yun. So, huwag kayong mag-alala. Makit lang po si Yama ron dahil gusto lang po niya. Huwag magkawatak-watak. Kasi, alam mo yun, wala naman po kasalanan ng mga followers ni Alpha. Okay? At si Alpha ng, kumbaga, ang may kasalanan talaga dito, si Alpha talaga. So, yung mga followers na yan, innocent yan, eh. Mga biktima din sila. Biktima din sila sa maling, hindi ko masabing mali, malaking maling, ano,
katuruan, no? Katuruan ng isang leader. Pareho nating mahal ang ating pandemic hero. Pagkatapos murahan tayo, di ba? Hindi naman po tama 'yon. Okay? Habang wala sana si FLM sa labas, makipag-cooperate po sila. Makipag-cooperate dapat sila. Huwag na nila kaming ayaya. Huwag na nila tayong awayin. Malaki po ang damage na ginawa ni Alpha. Kaya hindi po siya, hindi na po katanggap-tanggap. Di ba? But, not unless si FLM ang magsasabi na, ganito, ganon. Tayo, o si Yama ay wala siyang power. Hindi siya binigyan ng power ni FLM para pabalikin si Alpha sa mansion. At hindi naman yun ang pakay ni Yama sa pag-akyat. So, huwag kayong mag-alala. Nandito po ako. Ako po ay naninindigan doon sa instruction, doon sa sinasabi ni Boss FLM na huwag na. Hayaan na natin sila. Matanda na rin sila, no? Siguro may sarili naman silang isip. Hindi na natin sila diktahan, no? Para, alam mo yun, para habol-habolin natin sila. Gumawa na tayo ng mga kaparaanan. Si Yama gumawa na ng mga kaparaanan. Hindi niya iniisip na magkaroon ng sigalot muli ang pamilyang FLM. Dahil sa kagustuhan rin ni Yama na magkaisa tayo. Pero hindi para si Alpha personally na makabalik sa mansion. Diba? So, yun po ang nangyari. Kasi marami po na nagme-message sa akin. Ako naman po ay busy-busy. So, hindi ko po nasagot ang kanilang mga katanungan. Ano? Ayun po. So, okay, mag-alala. Habang nandito ako sa mansion, walang Alpha na makakabalik dito. Alright? Ako po ay naninindigan na hindi po ganun-ganun na lang. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang pagkatapos ng balahurain ng mga tao. Diba? Hindi na damay ang mga pamilya, ang asawa. Lubos ko pong kinukundi na ang gawaing pagmumura sa mga ating mga kababayan. At saka, alalahanin nyo, no? Ang ating kalaban lang naman talaga ng mansion ay si Alpha at saka yung Boss Lee, grupo ni Boss Lee. Ano? Pero, just the same, yung mga followers ni Boss Lee, ang iba dyan na talagang FLM naman talaga. Nalilihis lang po talaga. Yun yung sinasabi ko, no? Sa maling katuruan ng isang leader, kaya naligaw ng landas ang mga true supporters ni FLM. So, yun po ang ating lubos na kinukundi na. Okay? Ang kanilang mga pamamaraan para magalit ang mga tao sa mansion. And nagkaroon kasi ng hindi magandang ginawa nila dahil sa parang pera-pera na lang ang gusto nila, no? Dapat habang wala si FLM sana, dapat kung mahal talaga nila si FLM, dapat sila din mismo ay tumulong sa pangangalaga dito sa mansion, ano? Hindi po namin sinusulo ang mansion, actually. Gusto po namin na involve ang lahat. Kaya lang, nangyari po kasi parang gustong pabagsakin. May mga grupo na gustong pabagsakin ang mansion, ano? Ayan po. Nagkaroon po talaga ng connivance, ano? Sabwatan sa mga dating supporters din ni FLM, no? Nagkaroon ng sabwatan. Ayun, kaya nagkanda away-away. Ayan. So, ganun po yun. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko maraming nag-alala na
ay baka bukas makalawa, nandito na si Alpha. No, hanggat nandito po ako sa mansion, relax na po kayo at wala pong Alpha ang makaka sampa rito. Ay meron nang hayaan na lang na po, natin po sila. At sinabi po, no? Ulitin ko po, no? Ikinuinto po ni Sekiyama kay boss yung kanyang pag-akyat sa LS ni Alpha, no? At sinabihan si boss, si Alma, na hayaan mo na, huwag niyo nang huwag mo nang gawin 'yon ulit. Okay? Pabayaan mo na sila. So that's it. Sabi niya, nagbigay na ako ng mensahe diyan. At yun na yun. Yun na po yung ating batayan, yung pronouncement ni Boss Evelyn. Yan. Si Ma'am Beth USA is in the house. Shout out Sir Dong and all. Si Ma'am Kate, siya yung isulong na po natin, ano? Kiyaman na magka yung mga followers na FLM Macau. Ayan po. Hindi po, ayan. Hi, Miss Kate C. Sabi ni Ma'am Beth USA. Sabi naman, ni Ma'am Zaza USA. Tama, Kuya Dong. He is unforgivable. Maski si Beth. Gumawa ng mug si Yama, pero hindi nagustuhan ng ating mga ang karamihan. So, ito po. At in fairness naman, ikinuwento ni Yama kay boss. At sinabi ng boss, pabayaan, huwag mo nang gawin uli. Pabayaan muna sila. So, yun na yun. Tapos na yun. At balik po tayo. At ako po, huwag na po tayong isulong na po natin, Move on na po tayo. Huwag na po tayo sa away, Doon na po tayo sa good vibes na lang lagi, Sabi ni Ma'am Ems Pascual, FFCI, Isabela, Hong Kong 544. Ako po, naintindihan ko yung point ni Sekiyama na wala siya intention na pabalikin uli si Alpha Presdong. Ayan po. Thank you, ma'am. At yun naman po. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang. Kami lahat ng FFCI Macau BNP, aalis din kung babalik ang Alpantot na yan, Sir Dong. Ayan, sabi ni Marisa Buko ng FFCI Macau BNP, ayun po. Siyempre, hindi lang po kayo, ma'am. Hindi lang po kayo ang aalis kapag nangyari yon na pinababalik si Alpha. Ako rin po. Aalis din po ako. Anong gagawin ko rito? Di ba? At, ako, kaya ko namang makikisama ng tao. Lahat ng ugali ng tao, kaya kong makikisama. Kaya kong makisama. Pero the moment na hindi ko na kayang, pag sobra-sobra na, aalis at aalis din ako talaga. Diba? Sabi ni Ma'am yan po. George Alcaraz is in the house. President Dong, good day. Jason Agoncillo, magandang umaga po. Sir Dong, President Jason Agoncillo, magandang umaga din sa iyo. Lang ang babalik. Hindi po pwede yun. Sabi ni Ma'am Ems Pascual, FFCI, Isabela, Hong Kong 544, ang gusto lang niya kung mga followers, yung mga followers ni Alpha na supporter ni Sir, ay magkaisa. Ang ayaw ko lang po sa mga team na ginawa nila ang pagpo nasasaling si Alpha sa mansion, iniiwanan nila ang mansion. Yun nga po. Siyempre, ang hindi po dito sa mansion na actually may mga talagang nagagalit sa kay Alpha, no? So, kumbaga pati mga supporters, hindi po natin dapat tandaan po natin na hindi po natin mapi-please ang lahat, no? So, dapat lahat tayo, no, maging magiging maunawa, lawakan po natin ang ating mga pangunawa. Ayan. Dahil wala naman po tayong patutunguhan kapag puro na lang po tayo away, ano? So, simple lang. Sundin natin yung pronouncement ni FLM
at tapos. Yan lang. At ako naman ay laging nakikiusap na tayong mga miyembro ng FLM, huwag na po tayong mag-away-away. Ano na po natin yan? Kung meron mang pagkukulang yung isa, ako na po ang hihingi ng paumanhin. Ako na lang po ang pupuno. Ako na lang po ang makikiusap na huwag na tayong mag-away-away. At wala naman talagang magandang patutunguhan ng away, o diba? Kahit naman sa totoong mga magkakapatid sa isang pamilya, ano? Eh talagang nagkaroon ng away. Pero at the end of the day, mas maganda pa rin kapag magsama-sama at magkasundo-sundo. Sabi ni Nancy, Ma'am Nancy German, pag pinabalik si Alpha sa mansion, lalong mahahati ang mga supporters. Totoo po yun. Kasi maging ako, kalahati ng katawan ko, lilipad na. Ano yun? Manananggal. Magiging manananggal. Leticia Tichon is in the house. FLM for Senator 44. Ilang beses na po silang wini-welcome sa mansion. Babalik ng nasaling si Alpha. Iniwan nila ang mansion. Kung talagang sulit sila kay Sir FLM, hindi dapat ganun. Sabi ni M. Ma'am M. Pascual, FFCI Isabela, Hong Kong 544. Tama po yun. Sino po ba talaga ang ating iniidolo? Sino po ba ang pandemic hero? Hindi naman po si Alpha. Okay? Hindi naman po si Boss Lee. Si FLM. Sila lang po ay nagkaroon ng guts na magbuo ng kanilang grupo. Hindi natin alam o hindi natin masasabi or hindi ko alam kung ano talagang purpose nila. Di ba? So, ang original po ang mansion. So, doon lang po tayo. Okay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po sila makakabalik sa mansion. Make a love shoutout sa aking Habibi Press, sa Jason Agoncillo, FFCA Oriental Mindoro, President Long Live. Ma'am Leah Goes is in the house. Haro Zerdong, Ma'am Joseph Kramer, good morning. Takay Dong, Ma'am Jocelyn Lozena ng FFCA Macau BNP. President Jason Agoncillo, FFCA Oriental Mindoro, mega love shoutout sa iyo pa, Padre. Ayan. Sharon Agoncillo, FFCA Macau BNP, mega love shoutout. In my opinion po, Presdong, parang lumalabas na mas tinititigan nila si Alpha kaysa kay Sir FLM. Yes! Correct ka dyan, Ma'am Enes Pascual. Ano? Kumbaga, ito yung nagkaroon ng faction, ano? Nagkaroon ng leader-leader, ano? Now, dumating yung time na wala na, hindi na inintindi yung ano eh, yung pinaka higher ups o pinaka boss o pinaka idol natin eh. Yung kanilang namumuno na ang kanilang tinitingala, ayun ang masama roon. Sabi ni Ray Ballesteros, Francis Leo Marcos, ang kailangan natin sa Senado para sa ganap at tunay na pagbabago. Number 44 sa balota, maraming nasa na yun. Salamat po. Agbyag. Ayan po. Ma'am Prissy Castillo is in the house. Sir Dong, thumbs up done. Thank you so much, ma'am. Mega love shout out po. Janet Ramos, Ramos 282. Mega, mega love. Good morning. Mega, mega love shout out. Good morning, Sir Dong. Sabi ni ma'am Janet Ramos, Ramos 282. Ma'am Josephine Sipin, mega love shoutout Tay Dong. Honey Aisha, President Honey Aisha, FFCA Hong Kong Cagayan 544, good morning Sir Dong. Harang Lipat Aguila Lipad, FLM for Senator number 1 sa Senado. Ayun po. Sabi ni Ma'am Honey Girl, be neutral lang pag may mga nagsusumbong. Ma'am Keiichi Dong, kinausap ni Yama doon, pagkatapos ay sinabihan niya kami na walang silbi o walang naitulong. Dong, masakit yon. Ah, okay. O nga naman. Pero ma'am, ako na po ang ano, ako na po ang humihingi sa iyo ng dispensa. Pasensya na po. Pero hindi po, umbaga, in general lang siguro ang nasabi niya. Pero hindi naman ibig sabihin na wala po kayong ano, wala kayong selfie. Ako na po, maaaring nagkulang lang siya sa mga kanyang, or lumampas lang siya, naging emotional siguro siya. Pero ako na po ang humingi ng dispensa, no? Pasensya. At yun nga, ulitin ko, ikinuwento po niya kay FLM yung kanyang pag-akyat kay
kay Alpha. At sinabi niya, huwag mo nang gawin yun. Pabayaan mo na lang sila. So, huwag na tayong makipagtalo dyan. So, subit doon sa mga talagang tinitingala nila si Alpha, di doon sila, at kinalimutan na nila si FLM, doon na lang sila. Kanila yun eh. Sa kanila yun, sila yung may desisyon nila yun eh. Hayaan na natin sila. Ma'am Josette Kramer, tay, ang tarpaulin ko, just remind, love you, sabi ni Ma'am Josette Kramer. Sige ma'am, ako bahala. Good morning, Sir Dong Haru, everyone, sabi ni Leah Goes. Ayan. This program is brought to you by Ma'am Kate C. USA. Dong, paki-address lang yung sinabi ni Yama sa amin na wala kaming bilang dahil wala kaming naitulong. Hindi naman po totoo yan. Ganyan nga, Ma'am Kate C. Ako na po ang humihingi ng pasensya. At baka yung naging emotional lang si Yama that time. Pero yun nga, ikinuwento nga niya kay boss na yung pag-akyat niya. Wala siyang ibig sabihin noon. Gusto lang po niyang may parating sa mga followers ni Alpha na hindi naman dapat palagi na lang nag-aaway. Bigyan po natin ng panahon yung katahimikan bilang kung totoong FLM supporters po sila. Okay? Ma'am KC, ako po ay sobrang nagpapasalamat sa iyo. At ako po ay nakikiusap na minsan mga naririnig natin, palampasin na lang po natin, pero hindi po totoo yan. At sinasabi ko nga na sinabi na ni FLM na huwag mo nang ulitin yon, pabayaan mo na lang sila. Ayaw mo sila kasi may mga edad na naman sila. Diba? So, so be it. Kung ina-idolize na nila si Alpha, di doon na sila. Huwag na lang nilang guluhin ang ating pamilya dito sa ating mansion. Diba? Sabi ni Ma'am Ems Pascual, opo, totoo po yan, Pres Dong. Sabi naman ni Ma'am Josette Kramer, ako walang paki kay Alpha at sa lahat ng chismosa. Mapabata, mapamatanda, wali. Kay FLM lang ako. Ayun. Ayun guys, narinig natin at maliwanag ang mga paliwanag ni Sir Dong Batalan na narinig naman po natin na yung paliwanag ay palampasin na lang po natin kung ano man ang mga naririnig natin para sa kapakanan ng ating pandemic hero, lalo't nalalapit ang kanyang pagtakbo. Ayun guys, kaya shoutout na tayo, mahaba-haba na naman ang ating konti lang naman siguro ito. Sabi ni Mark Bill Acosta, dapat lang resign na siya or kunyari lang, hindi si FLM yan, si Norman Mangusin yan. Ayan na naman po si Mark Bill Acosta. Sinabi po ni Idol FLM, ang ina-idol po natin ay siya po yung nagsabing, I was once a Norman Mangusin and I am now Francis Leo Marcos. Dahil po, sa aking opinion ay itinago po siya talaga sa pangalang Norman Mangusin. Ganun lang po yung kasimple. Kung hindi po kayo naniniwala na ang nagsasalita, mga pinaparinig sa mansyon, ipinapakita, may video na, ayaw nyo pa rin paniwalaan, ay wala na po tayong magagawa dyan. Sarado na po ang inyong isip. At kaming mga solid na supporter ni Idol ay talagang naniniwala. Dati nga, hindi nga pinapakita dati, ay RDC pa lang dati na nagsusulat lang, ay paniwalang paniwala na tayo. Ngayon pa kaya mismong boses na niya ay hindi nyo na pinapaniwalaan. Ayun, sabi ni LC Cadelina, hoy, Mark Billy Acosta, ang tanga mo, kahit ano pa sabihin nyo kay FLM, FLM pa rin malakas, yun naman. Lovely Reyes, hello, okay ka nga lang ba Acosta, move on ka na,
Mag-eleksyon na, walang mangusin na kandidato, FLM lang, hehe, number 44 sa balota. Tama! Napatunayan na po sa COMELEC na si Idol ay Francis Leo Marcos, hindi po Norman Mangusin na sinasabi nyo. Dahil COMELEC na po yan, legit po yan, ginagamit po ang ID yan pag ikaw ay voters. At voters po si Francis Leo Marcos sa Isabela. Voters po siya doon. Ibig sabihin, matagal na siyang voters doon dahil doon siya, alam ko doon siya, yung sinasabi niya nung kinikwento nung edad, pitong taon niya ay namundok na sila. Alam ko doon sila nagtago. At hanggang ngayon ay nandun yung kanyang tagapangalaga. Doon nakatira. Doon sila nakatira. Kaya doon na rin siya bumoto. Yun po yun. Norma Cruz, correct ka dyan, Sir Roman. Lowell Daliba, sana makarating kayo dito sa De La Costa, Caloocan. Wala pang nakita. Wala akong nakitang tarpaulin ni FLM. Meron po naglalagay dyan, pero syempre, hindi naman po ganun karami na talagang bawat barangay. Kumbaga, may mga strategic area lang po ang nilalagyan dyan, kagaya dito sa amin. Dahil hindi naman po ganun karami ang tarpaulin. Maria Luisa Jumauas, huwag na kayo mag-resign. Tutulungan po si Sir FLM, Sir Dong Batalan. Abril Arcala, FLM, labas ka na. Maria Luisa Jumauas, kapag makaupo na po si Sir FLM sa Malacanang pagka-presidente, masaya na tayong lahat. Ingat lang po kayong lahat doon. Ayun, oh. Sana nga po, magdilang anghel kayo, Maria Luisa, Luisa Jumauas. Lowell Daliba, dito sa Caloocan, wala siyang tarpaulin. Meron po dyan, kaso hindi lang po talagang marami. Mga kagaya dito sa La Union, ang naibigay sa atin, 500, tapos nakapagpagawa rin tayo ng 100, 600. Konti pa lang din po yun, lalo't pag may mga nangihingin ng taga-barangay, wala, nasa barangay na lang nila nilalagyan. Dito pa lang sa San Fernando, 59 barangays na. Hindi po ba? Marites kanila, ang boss daw, si Mangusin, ang nasa kulungan yung ang boss mo. Ako po, ito naman si Marites kanila ay naaanib sa kabila. Chel Gem, oom, magdali na antimano, tama ka. Tama, bakit ka pipigalan na pumunta sa mansyon? Bakit ka pipigilan na pumunta sa mansyon? Ay, move on na po tayo dyan. Okay na po yan. At pinaliwanag na ni Tatay Dong. Nakiusap na si Tatay Dong na mag-move on na at palagpasin na lang ang mga bagay-bagay na yan. Pipigilan na pumunta sa mansyon, sabi niya. Priscilla David, our pandemic hero FLM, nag-iisang malakas sa Senado, walang magre-resign, lalo kayong nandyan sa mansyon na pinagkakatiwalaan ni Idol Francis Leo Marcos. Gabayan ka lagi ng ating Diyos. Ingat, lagi Idol Roman and all. Solid supporters, God bless. Ay, salamat, Priscilla David. Helen Marcos, FFCI lang ang malakas, FLM lang malakas. Test by Ram, basta FLM for Senator, go go go, mabuhay ka Sir Francis Leo Marcos. Pandemic hero ng bayan, God bless you more. Test by Ram, correct Sir Roman, Sekyama, dapat pakisama, hindi panay walwal para hindi masira ang ating pandemic hero Francis Leo Marcos. Be safe kayo dita. And God bless you all. Tama, Test by Ram. Enriquita Napisa, FLM solid lang, malakas. Linda Cepeda, tama ka Sir Roman. Dogo lang FLM team, FLM lang malakas, tama ka Sek. Maring Bulos, tako Sir Roman Carino, Team Budol yan si boss nila. Nako, ito naman si Maring Bulos. Mukhang sa kabilang ibayo yata. Pinabanggit niya si Norman Mangusin. Wala pong Norman Mangusin, Francis Leo. Yung Marcos po ang naka-kandidato, number 44. Rosemary Jackie Rosales, correct, dapat magkaisa na lang lahat na isip para sa panalo ni Sir FLM. Tama? Dapat itigil na yan ang mga sobrang paninira nila
sa idol, si Rafael M. Yun na nga. Yung ibang dating supporter ay talagang sinisiraan na, may mga normal-normal mangusin na rin sila. Na pinipilit ng UTW. Yung UTW nga po ay nalusaw na. Erlinda Escanilla, dyan po papasok ang kasabihan na no man lives by his bread alone. Kaya during this time na kailangan naman ni FLM ang mga kaibigan na makakatulong upang ang plataforma niya para sa bayan ay matupad niya. Kung talagang follower ka ni FLM na may puso, dapat po magkaisa po tayo kasi ang ginagawa po ni FLM ay hindi para sa kanya, kung hindi para sa bayan, tama? At sa minamahal niyang kababayan sa panahon na ito, bakit di po natin isipin ay yung makakabuti sa bawat isa para kay FLM sa Senado. Iwasan na po natin ang pagbabato ng mga di magagandang salita sa isa't isa, sa halip ay magkaisa. Kung ang talagang nais natin ay makaupo si FLM sa Senado, FLM po tayo sa Senado. Yan, tama. Ang ganda, Erlinda Escanilla. OFW Saudi, good evening po ho, solid FLM. FLM watching from Lebanon, I vote Senator number 44, Sir FLM, we love you po. Marilu Bednarek, good evening, Brad Roman. Salamat po, Marilu Bednarek. Josie Carino, maraming naingit kay Tatay Dong. O yung kamag-anak to, si Carino. Tikmix 810, tama ka bunso, mga ipokrita. Hidden agenda, correct ka bunso. Leonila Cuevas, huwag na po silang pansinin, ingit lang po sila sa mansyon, kaya puro lang paninira ang ginagawa. Ako na po, ako nanonood sa kanila kasi po alam ko na puro lang fake news nila. Solid lang po tayo, FLM lang malakas. Amalia Mamaril, mga silent supporter din kami since day one ni Idol FLM dito sa Humingan, Pangasinan, pero tarpulin na humingi na namin, wala, sana naman mabigyan din kami dito. Agbiag kaapula kay FLM, God bless us all. Talagang dumaan din po si Nasekiyama dyan.